tayo pag-usapan. Isang lihim na isiniwalat mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ating napag-usapan ng nakaraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay may secret sidekick sa katauhan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At sa ngayon mga kaibigan, maisiniwalat ang ating Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang secret weapon. Sino nga ba ito? At bakit napakahalaga ng personalidad na ito? At napakalaki talaga ng naitulong niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Sino nga ba ito? Halika at pag-usapan natin ito. At ano ang kinalaman niya sa Maharlika Wealth Fund? Sino ba siya? At himay-himayin natin ang patungkol sa topic nito. Pinuri ng Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang kanyang secret weapon sa APEC Summit dahil may kinalaman si Gloria sa mga plano ng ating Pangulo dito sa ating bansa. At tila ba may secret silang mga agenda na talaga naman sila lang ang nagkakaunawaan. At kung ating makikita mga kaibigan, kasama si GMA sa mga bilateral meetings ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa, sa isang pagpupulong sa Filipino community sa Thailand sa Marriott Marquis Hotel sa Bangkok ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay personal niyang inimbitahan si former President Gloria Macapagal Arroyo na samahan siya sa APEC Summit na binanggit ang kanyang mahalagang kadalubhasaan at ang kanyang saloobin patungkol sa layunin nila dito. Ika pa dito ni PDBM, sinabi kong secret weapon dahil ako yung baguhan dito eh. Ako yung bagong naging leader. Kaya't pagpapasok kami sa meeting, noong nakita si GMA, my good friend, o madali na kaagad yung usapan. Ito pa ang banggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Gloria Macapagal Arroyo na dating Pangulo ng Pilipinas at Pampanga 2nd District Representative ay nakadama ng magandang impresyon sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang pagharap sa 29th Asian Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Bangkok, Thailand. Malacanang stated in a press statement on Sunday that Macapagal Arroyo was pleased with Marcos' performance in front of more than half of the world's economies. Ika pa dito, he certainly made a very good impression on the leaders of the very important economies, and not only the very important economies but also the great economic thinkers of the world. Ito pa ang panggit ni Macapagal Arroyo. At mga kaibigan, si former President Arroyo at si President Bongbong Marcos ay dinidepensahan talaga nila ang Maharlika Wealth Fund. Sa mga hindi nakakaalam, ang House Bill No. 6398 na kilala rin bilang Maharlika Wealth Fund ay naglalayo magsama-sama ng kabuuang 275 billion para mamuhunan ang gobyerno sa mga domestic at foreign ventures. Sa halagang ito, 25 billion ay kukunin sa pambansang pamahalaan at 250 billion sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno. Kabilang na dito ang GSIS, SSS at Land Bank of the Philippines. Gayon na rin ang Development Bank of the Philippines. At kung ating makikita mga kaibigan, matapos ng ininungkahi ay umani ito ng batikos mula sa ilang mga mambabatas at publiko si House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ay ipinagtanggol ang panukala na nagsasabing it is not a new idea. Ika pa dito ni former President Arroyo, sovereign wealth funds are not new. Singapore for example has had Temasek Holdings since 1974 and the Government of Singapore Investment Corporation since 1981. There are more than 20 sovereign wealth funds in the Middle East, Arroyo, a former president said. Idinagdag pa ng House Senior Deputy Speaker na ang idea na ito ay hindi nga talaga bago mga kaibigan. Kahit na kinalatkad si dating Senator Bam Aquino sa issue na itinuturong huling naghain ng katulad sa panukalang batas noong 2016, ika pa dito, ang success ng anumang fund, mapasoberanya man o private, ay nakasalalay pa rin sa kalidad ng pamamahalang ito. Sa kasalukuyang version ng Maharlika Wealth Fund, ang ating Pangulo ng Pilipinas ang namumuno sa namumunong lupon nito. Ito ay isang powerful statement na ang pinakamataas na opisyal ng lupain ay pananagutin ang kanyang sarili bilang huli sa mga mamamayang Pilipino para sa pagganap ng pondo, patuloy pa ng mambabatas. Gayun din, ipinagtanggol ng mga mambabatas si Ilocos Norte at anak ng Pangulo na si Sandro Marcos ang panukalang batas na sinasabayan ang mga pahayag ni Arroyo na ito ay hindi na isang bagong ideya, habang si Aquino at Sen. J.D. Ejercito ay naghain ng katulad sa panukalang ito. Ito pa ang sabi, "Well, if you think about it, this is not a new idea. Secretary Jokno already said
they were looking at it during the time of Duterte. If I'm not mistaken, former Senator Bam Aquino filed a bill in 2016 trying to do the same thing. Ito pa ang sabi ni Marcos. My guess is because hindi na ipasa dahil patapos na yung administrasyon ni former President Pinoy. I believe Senator JV also nag-file ng bill, so it's not a new idea. Ito pa ang dagdag ni Sandro Marcos. Sinabi ni Sandro Marcos na ang panukala ay na politika, ngunit ang korporasyon ay magiging free from politics, kung saan binibigyan din niya na hindi o no interest in politics. Like I said, I think part of the reason was that of course it's been politicized, but the whole point of this exercise is that this corporation will be free from politics. That's why it needs to be run by technocrats. Wala silang interest sa politika. Ito pang dagdag ni Sandro Marcos. Yes, the president will be the chairman of the board, but you have to look at it beyond this administration. This is not something for the next 6 years. This is something that will keep on going on, dagdag pa ni Sandro. At kung ating makikita na ang secret weapon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si former President Gloria Arroyo ay talaga namang napakalinaw na suportado niya ang mga lakad at plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang isa rin sa nagpanukala ng Maharlika Wealth Fund ay walang iba kundi si former President at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. At kung ating makikita mga kaibigan, kasama ngayon si Gloria Macapagal Arroyo sa Brussels, Belgium, dahil isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, lalong-lalo na kung patungkol ito sa ekonomiya at kaperahan. At kung ating makikita mga kaibigan, napakahalaga talaga ng Maharlika Wealth Fund dahil makakatulong ito sa napakaraming mga projects ng ating pamahalaan para sa ikauunlad nating mga Pilipino. At isang nakakagilalas na pangyayari sapagkat ang pagpunta ng team ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN EU sa Brussels, Belgium, nakasama ang kanyang secret weapon na si GMA at ang kanyang secret sidekick na si Martin Romualdez, ay talaga namang makikita natin ang layunin nilang pataasin ang antas ng pamumuhay na ating mga Pilipino. Ano sa tingin mo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Mga taga Filipos 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tunay nga mga kaibigan na ang lahat ng mga bagay ay pwede natin gawin, lalong-lalo na pag may kinalaman ito sa pagtulong sa ating kapwa, at tayo ay palalakasin ni Kristo at magiging posible ang lahat ng bagay na ating iniisip upang makatulong ng higit sa ating kapwa. Kaya nga naman mga kaibigan, tayo ay dumulong sa ating Panginoon. Siya lang ang nakakaalam kung paano tayo magiging malakas sa hinaharap, na kahit na napaka-imposibleng gawin ay magiging posible dahil sa ating katapatan kay Kristo, at dahil sa kanyang pagmamahal ay magiging posible ang lahat, lalong-lalo na kung tayo ay nakakaranas ng problema. Pag ito'y dinulong natin sa Panginoon, ay 100% natutulungan tayo ng ating Panginoon, at palalakasin niya tayo at madarama natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, at mararamdaman din natin ang tunay na kalakasan at kagalakan na tayo ay nasa pananampalataya kay Kristo. Purihin ang Diyos, at salamat kaibigan sa iyong panonood.